So hello, what's up mga boss? Ayan, isa na naman panibagong video. Mag-update lang tayo dito sa mga app na nilabas natin. So unahin muna natin dito kay Wasmara. Syempre marami nag-aabang dito kay Wasmara. Nagtatanong kung nakapag-withdraw na, kung na-receive na ba natin, kung pumasok na ba yung withdrawal, ganyan. Maski sa Facebook, no? So yun yung mga nakikita ko, mga nagtatanong kung pumasok na ba yung withdrawal dito kay Wasmara or may pumasok na ba sa iba, no? So yun yung inaabangan natin. So ang nakikita ko lang naman na dahilan din dito, kaya siguro late o wala pa, kasi dahil dun sa dami, no? Yung volume nung mga nag-withdraw, yan, plus yung event, ba? Diba? So sobrang daming nag-withdraw that time, ba? Diba? Ang daming bumili, maraming nag-withdraw, so madami, ba? Diba? Madaming parang aasikasuhin sila, ganyan. Kaya hintay-hintay na lang siguro tayo, no? So pwede naman tayo maghintay, ba? Diba? Ngayon, Monday, so walang withdrawal na dumating. Napansin ko walang pumasok maski isa, no? Kahit kanino, wala. So pwede tayo maghintay hanggang bukas, hanggang Miyerkules. Pero kung hanggang matapos na yung isang buong linggo, wala pa din. So medyo nakakakaba na nga yun, no? Kasi halos ni isa walang nakakatanggap ng withdrawal. Walang nagpo-post na may na-receive na nga sila, ganito, ganyan. Okay? So as of now, yun na lang yung gawin natin. Maghintay na lang muna tayo kung papasok ba. Kasi nga, di ba, madaming nag-withdraw simula nung 14, 15, 16, yan. Tapos ngayon Lunes, ngayon lang natapos yung hindi pa nga tapos eh, pwede pa eh. Ito, pwede pang bumili, no? Pero as of now, dun sa mga hindi pa nakakabili, wag na muna kayong bumili. Kasi nga, hintayin muna natin na may pumasok na withdrawal bago bumili, no? Maski ako, kapag may pumasok ng withdrawal sa akin or sa ibang tao, pwede na akong bumili uli, no? Pwede akong magdagdag ng engine. Pero ngayon na wala pa namang pumapasok, eh wag na muna. Okay? So ayun, wag na muna tayong maglalabas dito kay Wasmara. Hintay lang tayo ng may makapag-withdraw pag may dumating. So bibigyan ko naman kayo kaagad ng update, no. So next lang natin si Saga AI, no. Itong si Saga AI, okay na okay pa rin, napakabilis pa rin naman mag-withdraw. Ayan. So may 660 pesos ako dito, pero hindi ko muna siya wi-withdrawin kasi nakapag-withdraw na ako dito, ayan, no. Nakapag-withdraw ako ng 19, so ngayong araw din, no. So pumasok siya 4,326 pesos yung withdrawal natin dito. Pumasok naman, wala pang 20 minutes, pasok agad. Dito kay Cohen, hindi pa ako nagwi-withdraw dito kay Cohen, pero legit din talaga naman to si Cohen. Ito yung mga worth it na investan, si Cohen, si Saga, yan, talagang panatag, no? Panatag ka. Kasi yung pera mo, pwede mong i-pull out. Halimbawa tulad niyan, may nagkakaproblema na parang kay Wasmara, hindi natin natatanggap yung withdrawal. Pwede nating bawiin yung invest natin, 'di ba? So yun yung maganda dito kay Cohen, yan. So ayan, meron na ako ditong $28 na naipon. So hindi ko pa naman to wi-withdrawin, ilalagay ko pa rin naman to pang invest. Tapos meron na akong $730. Kapag naging $30 to tong balance natin, i-invest ko lang naman uli yan. Then magwi-withdraw ako dito sa December para malaki, no. So isang bagsakan. Then kay Bestas, wala na talaga si Bestas, hindi na natin, maski ako hindi ko na rin siya mabuksan, no. So walang hiya yun, saglit lang, no. Ito si Cashbaka, goods na goods pa rin, no. Matagal na to, halos kasabayan lang to ni Wasmara, pero hanggang ngayon talagang still goods na goods, mabilis pa rin, no. So receive lang natin to mga to. Yan. Kaso dito kay Cashbaka, isang beses ka lang pwedeng mag-withdraw sa isang araw. Sabagay, kay Wasmara din naman, ganun, no? Isang beses lang naman pwedeng mag-withdraw sa isang araw. Yan. Pero nakapag-withdraw pa rin naman, di ba? Mabilis pa rin naman. Ayan. Saan ba yung withdrawal record nito? Ayan, sa withdrawal record, kung makita nyo, may mga withdrawal na ako dito, no? Iniipon ko kasi bago ko withdrawin. Yan, para medyo malaki. Para sulit naman yung yung kaltas, kasi nga may kaltas, 'di ba, para isahang withdraw lang. Okay, then dito kay Indo App, okay pa rin naman to si Indoland.
Yan, nakakapag ano pa rin tayo dito, nakakapag-withdraw pa rin tayo ng mabilisan. So ayan, meron tayong 453 pesos, no? Try natin withdrawin kung pwede mag-withdraw. Alas 6 na kasi ngayon eh, kaya hindi ko sure kung makakapag-withdraw. May oras lang din kasi ito eh. Yan. Then lagay lang natin 453 pesos, then withdraw now. Yan. So ito na yung mga proof of withdrawal ko dito kay ano, kay Indoland, no? So nakailang withdraw na din tayo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, no? Then hihintayin ko na lang tong pumasok, tong kaka-withdraw lang natin na 400. Yan. Then si ano, ito si OTC. Yan, OTC JKE. Yan. Goods na goods pa rin, no? Pero hindi pa ako nagwi-withdraw dito kasi nga pinapalaki ko pa yung withdrawal dito, no? Parang ano lang to eh, parang si Saga AI, parang si Koen, parang ganito lang yung galawan dito. Yan. So maganda rin dito mag-invest, okay? So pero ito talaga yung pinaka-inaabangan natin, syempre si Wasmara. Yan. Ilan na yung withdrawal ko dito? Hindi pa, wala pang pumapasok ni isa. Nagsimula ako mag-withdraw nung September 14, yan. Nag-withdraw ko ng 14, 15, 16. Tapos ngayon, Lunes, wala pang pumapasok maski isa. Pero sa tingin ko nga, baka dahil dun sa dami ng nag-withdraw, no? Kasi, syempre, di ba yung event, malaki yung kita, maraming mag-withdraw. Kahit maliliit yung withdrawal, wini-withdraw nila, sobrang dami ng nag-withdraw. So, yun lang naman yung nakikita kung ano, baka yun yung nagiging problema nila, no? Kasi syempre, itong mga nagpapasahod naman dito, mga tao lang din. Halimbawa, sa isang opisina, di ba? Kung 10 lang sila dun, tapos ang mag-withdraw, halimbawa, million o kaya 100,000, di ba? Sobrang hirap i-accommodate ng mga yan, di ba? So, hintay-hintay na lang natin, okay? So, ganun na lang naman yung gagawin natin. Pero kapag pumasok agad yung withdrawal ko dito, basta simula nung ano, 15, yan, 15, 16 ng September, yan. Sureball na yan, dire-diretso may papasok sa atin yan, no? Kasi yung mga una nating withdrawal, pumasok na. Pero yan nga, ngayon wala pang pumapasok maski isa. Kahit sa group ng ano, ng Wasmara, yan. Walang pumapasok. Yan. Search lang natin. Yan. Search lang tayo ng Wasmara. Yan. So, ayan. May kita natin, no? Yung may mga nagtatanong. Ayan. Kung ano, may pumasok na daw ba. Yung iba kasi nagpo-post. Ayan. Malalaki yung mga sahod. Yun yung pang-akit nila, no? Pero, minsan ano rin yun, parang may bad effect din yun, no? Kasi nga, nasisilip, no? At saka, once kasi na, sabihin lang natin. Yung ano kasi, kapag ka nagpo-post ka na nagpo-post sa Facebook, tapos malalaki yung withdrawal mo. Tapos, madaming nag-invest, maraming pumasok, maraming. Tulad ngayon, di ba, ang daming pumasok kasi nga, pinost ng pinost na may event nga sa Wasmara, yan, sa Facebook, lalo sa Facebook. Alam naman natin, sobrang laki ng Facebook, di ba? So, ang mangyayari kasi niyan, pag sobrang dami ng, ng nag-register, nag-invest si Wasmara, mahihit niya yung quota, no? So, sabihin na natin, legit to si Wasmara. Pero hindi kasi tayo 100% makakasiguradong legit talaga to na hindi to tatakas, 'di ba? Kasi una, wala siyang customer service nga, hindi gumagana. Maski nga siguro yung yung CEO talaga or yung pinaka may-ari nitong Wasmara, hindi natin kilala, 'di ba? So hindi natin alam po sino yung hahabulin natin. So parang lang 'yan, parang yung ibang app na nawala, 'di ba? Na-hit kasi nila yung quota. Kumbaga si Leafire, magtatagal siya hanggang December 2022, pero dahil nag-viral nga siya, marami nag-invest, na-hit niya yung quota. Ibig sabihin, pwedeng-pwede na siya tumakas. So parang ganun lang yung logic sa kanya, no? Pero hindi ko naman sinasabing gagawin din ni Wasmara yun, diba? So wala namang makakapagsabi hanggang kailan to magtatagal. Bigyan ko pa kayo ng example. Sa mga nakaabot kay in-time, no? In-time tax return, si in-time tax return, isang taon yun mahigit tumakbo. Isang taon yun mahigit gumagana ng smooth na smooth, no? Tapos bigla na lang siyang nawala, diba?
Kaya hindi natin masasabi, hindi porket matagal ang isang application, masasabing legit na kagad siya, no? Hanggat hindi niya nai-hit yung quota niya, yun yung ano eh, parang halimbawa, bigyan ko kayo example dun sa sinasabi kong na-hit yung quota. Halimbawa, ang plano ng isang application, kapag ka nakaipon tayo nung sabihin na natin mga 50 million or 100 million, pwede na tayong tumakas, di ba? Kahit ilang taon pa yan abutin hanggat hindi nila nakukuha yung quota na 50 million, hindi sila mawawala, parang ganun. Pero halimbawa ang plano nga nila dalawang taon silang magpapatakbo ng isang application, pero dahil kakapos nga ng kakapos sa social media, sa Facebook lalo, tapos nag-viral, isang buwan pa lang na-hit na nila yung quota na 50 million, pwede na silang sumibat. So ganun yung ginagawa ng iba. Kaya mas maganda kung yung hindi masyadong pinupost ng pinupost, no? Para ano, magtagal talaga yung isang application. Yun. So yun lang naman yung ano para sa akin, okay? So ayun mga boss, thank you sa panonood. Basta kapag pumasok agad yung withdrawal, i-update ko agad kayo. Pero pag kayo nauna kayong ano, pumasok yung withdrawal sa inyo, mag-comment lang kayo, no? Then pwede nyo ring ano, halimbawa ay i-record nyo, tapos send nyo sa akin sa Messenger para maipakita natin na nakapasok talaga yung withdrawal. Tapos pakita ko rin sa inyo na sa inyo galing yun, no? So hindi naman kasi sa akin yun, okay? So ayun lang mga boss, maraming salamat sa panonood. God bless.